Hi guys, welcome back sa ating channel. It's Wing again. So guys, sa araw na ito guys ay papakita ko sa inyo kung paano mag-ikasal yung Muslim. Kasi kami naimbitihan ng pamangkin na kanyang asawa na maikasal yung pamangkin sa Muslim kasi sila. So ito po ang kaganapan dito. So una, pag umawit na yung ganyang awit ay panalangin kasi nila yan, mag-uumpisa na yung ceremonies ng kasal ng Muslim. So tinatawag na yung magkasal sa kanya kasi sa Muslim kasi lalaki lang ikinakasal, no? Siya lang. Moving forward, let's call on the solemnizing officer. Sa Muslim kasi guys, wala na masyadong rampa-rampa, wala na masyadong sitsiburitsi, kung ano-ano pang mga marcha-marcha, diretso po sila, no? So, lalaki, so nakita nyo, lalaki lang umupo dyan, siya lang kasi ang kinakasal. That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as the last messenger of Islam. The last messenger of Islam. Okay. So, pinapangupa na yung lalaki kasi siya lang kasi ang kinakasal sa Muslim, no? So, ang lalaki lang kasi ang kinakasal. Naglagay sila ng tela dyan para magkano yung magkamay nila, na ibig sabihin, kumbaga sa atin ay parang bilo, no? So sa kanila parang panyo lang nilalagay sa kamay ng lalaki na kinakasal at saka yung witness, no? So yung pari ba, no? Pinapanumpa na yung lalaki. Since you have given the legal dowry and mahar agreed upon. Okay. So, you will accept. So yun po guys, pansin nyo, may nakita kayong pulang ay puting tela na nakasablay sa kamay ng ikinikasal na lalaki at yung witness. Kasi ganyan po talaga magkasal ng ang Muslim, no? Kasi itong ano kasi ito ay Pakistani kasi ito guys, no? Sa Pakistan ito, and then yung napangasawa din niya pamangkin ng asawa ko na Muslim, no? So match din sila kasi ito ay Arabo naman ito siya, and then yung Muslim din yung pamangkin ng asawa ko. So pinapanumpa na sila, no? So kung sino daw makakuha ng panyo na puti niyan guys ay swerte po yan sa kanila. Pinaniwalaan kasi na swerte po yan sa kanila, may magdalang swerte yan sa sinong may makahawak niyan ng panyo na puti na yan ayon sa mga paniniwala sa Muslim. So yun po guys, wala kayong nakitang bride kasi yung bride ay nagtatago siya, binabantayan din ng mga dalaga na mga kapatid niya, mga ganon, or mga kamag-anak nila na dalaga pa. So binabantayan ngayon ito yung bride na nasa kabilang kwarto. So ngayon guys, natapos na ikasal yung lalaki, pinapirma na naman siya ng kontrata, no? Siyempre pag ikinakasal tayo, mayroon tayong pipirmahan. So yan, may pinapirma sa kanya na yung kasal ay naikasal siya sa babae, and then yun na, magpirmahan na sila. Ayan po. So yun po guys, tapos na ang lalaki naikasal. So ngayon yung bride ay dito nagtatago. So ayan, no, so dyan tinatago ang bride, binabantayan niya ng mga kamag-anak o kapatid na dalaga, no? So binabantayan yung bride. Ngayon itong nagbabantay sa kanya, kumbaga sinasalubong yung mga sinasalubong yung groom na papasok na, no, sa bride, at sa kukunin na yung bride. Ayan. So dyan lang siya hanggang natapos yung kinasal yung lalaki. So dyan lang siya. Saka na siya kukunin dyan kapag pagkatapos ng naikasal yung lalaki. So ganun ang tradisyon nila. So yun po, binabantayan siya ng mga
ano. Tas yung lalaki papasok diyan sa pintuan na yung mga maraming mga babae diyan. Tas ano, kukunin yung bride, tas ilalabas. So doon na makikita na yung bride, no. So habang ikinakasal yung lalaki, guys, walang bride na kasama, si lalaki lang, no. So wala masyado silang marcha-marcha. Ayan. Ayan. Ayan na po ang bride, ayan ang groom pala. So ayan. So yan, kukunin na yan ng groom at dadalhin doon sa labas. So, yun na. Tapos, makikita na yan ng mga tao. No? So, ganun po ang tradisyon ng pagkasal ng Muslim. So, may pinapainom sa kanila na, ano, alam mo na, mga ganun, sekretong sangkap na pampatibay ng relasyon, pampatibay ng mga ganun-ganun, no? Mga pamahiin ba, ika nga. So, ngayon, ay kukunin na ito, ay gulong-gulo na ito this time, guys, dahil nga, yung tatay ng babae, yung naka-blue, ay nagbibigay kasi yan ng pera kapag ka naikasal yun na yung lalaki. Tapos kukunin na yung bride. So ngayon, papunta na sila sa labas yung bagong kasal, no? So doon na, dito na natin makikita yung bride na pagkatapos na maikasal ng lalaki. So ayan. So saka na lang sila magrarampa or maglalakad patungo sa stage, no, pagkatapos ng maikasal ang lalaki. So ganun po ang tradisyon ng pagkasal ng Muslim, guys, no, na wala masyadong simplihan lang, guys, wala masyadong chichiburichi, basta mag-umpisa na yan sila, wala nang ano, hindi na yan aabot ng 1 hour, no. Madali lang ang kasal kasi wala ka siyang masyadong chichiburichi, guys, no. Hindi tulad sa atin na talagang sobrang dami pang mga ginagawa, no? Magmamarcha-marcha pa tayo, 'di ba? May mga ganun. Pero sa kanila, hindi uso ng ganyan, no? Walang ganun sa kanila. So habang nakaupo na yung bagong kasal doon, ay kumain, then nagpicture-picture na. 'Yun. So mabuhay ang bagong kasal. And then, kasi guys, itong lalaki na ito, guys, isa itong Pakistani. So, 6 na taon na silang mag-boyfriend. And then, nakapag-decide itong lalaki na pumunta sa Pilipinas para pakasalan itong ang pamangkin ng aking asawa. Ay pumayag naman yung parent din, no? Kasi nga, haram sa kanila pagka mag-boyfriend na magsama na hindi kinasal. So ikinakasal sila agad bago makauwi yung lalaki sa Pakistan, no. So yun lang, may share ko lang. Sa awa naman ng Diyos, ito ay mabait naman ang lalaking ito. So hindi katulad sa mga ibang Pakistan, ito ay mabait. At saka na-share ko lang, no. Salamat sa panonood and please subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Please subscribe. Salamat. God bless. Bye.